So, sa panimula ng ating lesson at continuation ng ating discussion last time, I'm telling you again, gusto ko, facilitator ako dito. And then, kayo ang learner na dapat matuto, kaya kumilos kayo bilang learner. Sa education, kahit na nasa engineering tayo, no, sabi nila, ang isa sa pamamaraang mas matututo ang isang kabataan sa kanyang mga aralin ay yung tinatawag nating learning by doing, accompanied by metacognition process, which means thinking about thinking. Ibig sabihin, i-apply natin ang critical thinking sa mga problem na ipapakita ko sa inyo. This sample number one is actually an electrical engineering board problem way back October 1997. And this is actually the problem that was being asked to the examinees during those times. And it was mentioned here that there are four different color plugs can be hung in a row to make coded signal. The question is, how many signals can be made if a signal consists of the display of one or more hangs? So yun yung tanong na ibinigay during those times. And these are the choices. I want to help me in solving the problem. Just like what I've said, hindi ko kailangan magpakita ng gilas dito na ang galing ko. Kasi hindi naman ako yung pinag-uusapan dito eh. Kayo. Kailangan matuto kayo. Hindi yung ako lang, no? Kaya nga kayo nag-aral para matrain yung mga isip ninyo kung paano mag-isip ng malalim. Magiging engineer ka lang kapag yon ay nagawa rin niya. Okay? Sa palagay ninyo, paano nyo bibigyan ng kalutasan yung problema na yan base sa mga konsepto na nai-discuss ko sa inyo last time regarding about the fundamental principles of counting techniques and of course the permutations. Anyone who can solve the problem directly will be given plus 5 to the prelim exam. Sir, try po. Yes? Letter A po, sir. Sino yung nagsagot? May I have? Jaen po, sir. Jaen. So, Jaen, ano yung ginawa mong solusyon dito? Tinry ko lang po siya, sir, yung formula ng permutation, yung NPR. So, ginawa ko po siya sa CalQ. 4P1 plus 4P2 plus 4P3 plus 4P4. Bali, okay. Yung sa 4P1, 4 siya. 4P2, 12, 4P3, and 4P4, 24. Then, pinag-add ko lang siya, sir, para makuha yung 64. So, you did that. But my next question is, how come you have arrived with that kind of a solution? Ano ba yung, siyempre, di naman ako basta tatanggap ng solution. No? What makes you think to do that type of a solution in this particular problem? Ano yung key? Saan mo nakita yung key statement para mag-arrive pa doon? Ano yung statement na nakita mo dito na bakit ka nag-arrive doon? Ano yung phrase? Ano yung statement? Ano yung question? Bakit yun ang ginawa mong solution sa problem? This is analysis, so di ba? Yung ano po, sir, yung four different color plugs. So, yes po, dun po ako nag... yung four... Bali yun color? Po yung magiging end natin. Yes po, sir. Ito ba yung, then yung naging key? Ito ba yun? Yes, sir. Then, oh, there are four. Tapos po, sir, nag-ano po ako dun sa one or more hangs na okay, yun ang... Parang siya yung gagawin kong R para makuha yung... Yun, yun yung key. Hindi yung naunang sinabi mo na ito, hindi ito yung susi, no? Ito yung... Actually, kasama yun. Kaya lang sabi dito,
display of one or more, and then four different color tags yan. So ano ba yung binabanggit na one or more? Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, hanggang maximum of four, kasi apat lang naman yung different color tags. So ibig sabihin, maaaring ang computation is 4P1, maaaring 4P2 lang, maaaring 4P3 lang, maaaring 4P4 lang. So lahat possible yung apat na yun. So anong gagawin natin? I-add natin lahat ng mga result so that we can have the answer to this problem. So kailangan umabot kayo sa ganung estilo ng mindset, no? Para masolve mo yung problem na yan. Diba? Hindi sapat na alam mo lang yung formula. Dapat talaga malalim ang pagkakaintindi mo sa problem. Yun ang sanayan ninyo sa mga sarili ninyo from now on. So let us see kung tama yung ibinigay na solusyon ni Jayan. And Jayan will be given plus 5 direct to prelim exam. Magbibigay ako ng ganyan para sipagin kayong lahat na mag-volunteer at mag-participate sa klase natin. Kasi nga, ayaw kong ang klase natin ay maging ganito. No? Ako lang yung dada ng dada, tapos hindi ko naman assured kung kayo'y natututo. Parang feeling ko, parang bariwala yung ginagawa ko. So sabi ko kanina, paki-open yung mga camera ninyo. Abang ako yung nagdi-discuss, nakikita ko kayo. Huwag matigas ang ulo, mga ulo natin. No? Pakinig muna kayo, nang sa gayon may direction tayo. Okay, ito yung sagot ni Chaen. Yan. Pinakita ko lang yung solution. Diba, may formula tayo ng permutation, which is NPR is equal to N factorial over N minus R and then parenthesis factorial. So this is our formula. Then Jaen is correct with this answer. Very good, Anna. So let us proceed now to another sample problem. And ito yun. Alam nga yung mga questions sa board. To be honest with you, paulit-ulit lang yan. Nire-recycle lang yan. As we can see here, it doesn't mean na binigay na yun noon. Tatlong beses pa, malamang di na uulitin yan. Diba? Pero tingnan nyo, binigay ng 1990, 1993, and 1994. Binigay sa electrical engineering, binigay sa chemical engineering. So possibly, ibigay din sa civil engineering. Possibly, ibigay din sa mechanical engineering. Diba? Or possibly, ibigay din niya sa electronics engineering na board exam. Or pwede rin sa kung may board exam ang aeronautical engineering or metallurgical engineering, possibly yan, no? So, ito yung problem natin in this particular board exam problem. And this is the question. Huwag kayong palilito sa mga choices. Minsan, sinadya akong gawin yung problem na yan para maranasan ninyo yung magganap sa wala. Pero ang sagot, makukuha naman ninyo. Kaya nga lang, para mong hinahanap yung wala. No? Gusto ko lang mapili niyo to kasi totoong nangyayari yung situation na to sa real board exam. Yun, sa palagay niyo, paano niyo susolve ang problem na yan? Bigyan niyo lang ako ng tamang sagot. Kung paano niyo rin isusolve ang problem na yan. Anyone among you? Okay, this is again another plus 5. Come on, you have to participate, maghanap. You have to think. Hindi pwedeng wala kang ginagawa habang tayo nakaklase at nanonood ka lang. Kumilos ka para may ma-receive kang maganda. Okay. Paki-open po yung mga camera. Marian, Roxanne, Clemente, and Jill. Sabi ko, open yung camera. Pinaiikot ko yung dito. Tinitingnan ko kayo.
Kaya lang mga anak, lagi niyong ino-off yung camera niyo. Para nakikita ko kung ano yung mga activities nung ginagawa. I'm monitoring you, so please cooperate. Okay, anyone among you can provide me the solution to this problem. Ayokong ibigay lang siya ng ganun-ganun lang na hindi kayo nag-iisip. Ugaliin natin mag-isip kapag may problema, no? Para masanay yung mga brains natin. Okay, Roxanne. Okay. Yan. What do you think is your answer, anak, in this particular problem? Sir, kung gamit po yung formula na NPN equals N factorial, sir, magkahiwalay pong isasolve, sir, yung yes, sa boys and girls. Yes, ako. Sige, anak, continue. Ano yung final answer mo? Doon po sa boys, sir, 24, sir. Tapos doon din 24. Po sa girls. Opo. 24 din sa girls. Opo. Then multiply po. Anong makukuha mo sa dalawang yan? Kapag may nag-multiply mo? 576, sir. Yan. Okay. Ginawa ko yan, mga anak, yung sample problem na yan, ano? Pinakitaan ko lang kayo ng isang sample problem na ibinibigay sa board exam, pero ang sagot wala sa choice. Totoong nangyayari yan. Ibig sabihin, hindi yan typo. Erroneous yan. Maraming nangyayaring ganyan, hindi lang sa LET. Ang sabi ko naman, paki-open yung mga camera ninyo. Tapos, sinara nyo uli, paka-open. Then, pinaubuksan ko uli. Tinusan naman ninyo. Pino-open ko uli. Sinara na naman ninyo. Ano ba talaga mga anak? Ganyan na ba talaga katitigas yung mga ulo natin na hindi kayo mapakiusapan na mag-open ng camera? Ano bang meron? Ano bang problema? Kasi kung ganyan tayo, hanggang mamaya magkukulitan tayo, walang mangyayari pare-pareho sa atin. Diba? Ano bang mahirap sa pinapagawa ko? Pero ba kayong dapat itago? Diba? Inyo ako, kitang-kita nyo yung mukha ko, nagpapakita sa inyo. Lalang, di maganda yung ganyan, no? Napakasimple yung instruction, di pa natin masunod. Paano kayong matututo niyan kung di kayong mahilig makinig sa nakakatanda sa inyo? Nagiging pasaway tayo. Diba? Disiplina lang. Okay? First time nyo kung makitang ganyan, no? Disiplina lang. Para matuto tayong pare-pareho, huwag na tayong magmatigasan, no? Kung hindi naman ako nakipagmatigasan sa inyo, pinapagawa ko lang yung tama, no? Okay. Para nakikita ko na mamonitor po kayo kung ano yung ginagawa ninyo activity dyan. Okay, so tama si Roxanne Ivy Montoya. So ang discarding ginawa niya dito, twice siyang nag-solve separately para sa boys, para sa girls. And then kung ano man yung makukuha niyang result sa dalawa, dahil alternately yan, hinaro 8 set, imumultiply niya, nakakuha siya ng 576. Bilang isang examinee during the board exam, hanapin mo ngayon yung tamang sagot mo. Kaya lang, hindi mo maanap sa choice. Kung mamimili ka, natural lang pipiliin mo letter C. Kasi kahit na ganyan man yan, kahit na hindi eksakto yan, tingnan mo 3-digit. Letter C lang ang 3-digit. Piliin mo yan, baka mamaya yan ang talagang naisip ng kumuha ng exam.
anong pipiliin mo, tatama ka pa rin. Ngayon, kung talagang mali yan, ako ang pananaw ko ganito. No? Hindi yan ibibigay na bonus, to be honest with you, during the licensure examination. Aalisin yan. Kung ang total item is 75. Ang total item na lang, 74. Tataasan na lang ang bearing ng bawat point. Pero hindi gagawin bonus yan. Tataas lang ang bawat sagot mo, ang correct answer mo during the board. So, ganun ang gagawin nila. Nag-guess ba niyo? So, ngayon, sample yan ng isang erroneous type of exam during the board exam. Pero kahit erroneous yan, kailangan mo pa rin sumagot. Kailangan mo pa rin mag-isip ng malalim kung alin yung tamang pipiliin mo. Para i-pever man na itama pa rin nila yan, nakuha mo pa rin ng tama, masakas yung probability na makukuha mo yung tamang sagot. So ito yung solution ko dyan. First, we have solved for the number of phase the boys can be arranged. And this is it. And the number of phase the girls can be arranged. So, Roxanne Ivy Montoya, you will be given plus 5 to your prelim exam. So, dalawa pa lang ang nakakakuha na points para sa prelim exam. But I love it. Kasi, tinan nyo, no? Nagpa-participate. May participation. What more kung nakikita ko pa kayo? Mas maganda yon. Hindi yung nagmumukha akong tanga na nagdi-discuss lang, hindi ako sure kung pinakikinggan pa ba ako ng mga kausap ko. And to be direct to the point, no, hindi magandang tingnan yun para akong nababastos. Diretsahin ko na kayo. No? So, pagbutihin ninyo. So, patapos na yung first Zoom natin, continue natin, kasi less than 1 minute na lang ito. Mag-join na lang kayo ulit. Mag-close yan automatic, no? And then, balik na lang kayo ulit.